Hindi tayo dapat tumigil rito. Kailangan na natin umalis rito ngayon. Roger? Wala na ako magagawa. Pinag-usapan na natin to. Ginawa ko to para sa'yo. Anong ginagawa mo, Katie? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi ko gagawin itong kasama ka. Ginagawa mo, Katie.
May dala akong grocery para sa'yo. Sino yung lalaking yon? Boyfriend mo? Kailan ka ba huling lumabas ng bahay na to? Mukhang kailangan mo na makakatulong dito. Ay, oo, malaking tulong. Bakit hindi ka muna kumain? Ako ay mananatili dito ng ilang mga araw kung okay lang. Pwede akong makatulong sa'yo. Katie, Frederick, pambihira. Ano, doktor ka na ngayon? Hindi, pero madali ko naluloko ang mga tao sa medical records sa Trinity. Kumusta ka na? Halika nga. Grabe, masaya ako makita ka. Yeah, balika. Siya si Gavin. Hi, Gavin. Teka, anak mo ba siya? Matagal na panahon na nga. Doon ka muna. Anong ginagawa mo rito sa Prescott? Gusto ko lang bisitahin si Marge. Teka, paano mo nalaman bumalik ako? Well, yung kotse sa harap? Hindi, doon pa rin kasi nakatira ang parents ko sa Watson Lake, kaya madalas kaming dumadaan dito. Anong gagawin mo bukas ng gabi? Wala pa ako naiisip. Gusto mo bang kumain tayo? Kung gusto mo, pwede kitang daanan dito ng 6. Bakit hindi na lang natin dito gawin? Ayaw ko kasing iwan si Marge. Teka, umiinom ka pa rin ba ng beer? Nako, huwag ka mag-iinerte sa akin, ha? Oo, umiinom pa rin ayos. Ako. Okay, akong bahala sa lahat. Makita tayo bukas, okay? Sige. With beers. Masaya akong makita ka.
Tara na, Gab. Meron akong laro doon sa likod. Oo. Tama. Yun ba yung, huwag mong sabihin, yun yung... Hindi ko sasabihin. Yun yung Stratego. Stratego. Hindi. Hindi ko sasabihin sa'yo. Tumahimik ka. Ano ba, Katie? Wala kang alam tungkol sa akin? Ewan ko sa'yo. Hindi ba 4 years ang tanda mo sa akin? O, di ba? Ang laki kaya ng agwat. Di ba? Paano ko kaya malalaman ang mga gusto ng mas matanda sa akin? Well, sa pagkakatanda ko nga, ayaw mo ng mga damit pang babae. Okay. Magbihis. Hindi ka rin pumunta sa prom, di ba? Hindi nga. Alam mo yun? Coffee! May naalala pa ako tungkol sa'yo. Nahilig ka rin sa... nahilig ka rin sa Gaelic football. Hindi ko alam kung ano nga yun. Hindi talaga ako makapaniwala sa'yo na yun lang ang naaalala mo. Pero, wow. Teka, maiba tayo. Kumusta sa Reno? Tulad din dito, pero may mga kasino. Nakita mo ba yung tunay mong mama? Hindi. Wala rin nangyari. Nag-aksaya lang ng pera. Ganun ba? Sorry. Okay lang. Hindi ko rin naman talaga alam kung sino siya. Hindi ko siya nakilala. Ano kasi, pinamigay niya ako noong mga 4 weeks old pa lang ako, kaya bayaan mo na. Okay lang yon. Ano nangyari kay March? Grabe, hindi kumikilos. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Kaya hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Oo, kaya alam mo na siguro, siya ang taong mahirap talaga pakisamahan. Ginawa niyang impyerno ang buhay ko. Pumunta ka rito. Hindi, teka. Nakaka-offend yung tanong mo, ha? Noong high school yun. Halika. Ipapakita ko sa'yo. Jeremiah. Ipapakita ko sa'yo. Jeremiah.
bakit ka bumalik? Sabihin na natin, para maiba lang. Hindi rin ako magtatagal. Well, may boyfriend? Ex-husband? Anong sekretong meron ka? Hindi na sekreto yun kapag sinabi ko sa'yo. Pero ikaw naman, kailan huling nakita ni Gavin ang mama niya? Pasko. Bigla na lang siya sumulpot. Hindi naging maganda ang pagsasama naming dalawa. Masaba pa nito, parang wala lang sa kanya si Gavin. Alam mo na. Halika rito. Kumusta naman ang pagbabalik mo sa old trailer house? No offense, pero natatakot talaga ako sa bahay na to nung bata. Alam ko. Ako rin hanggang ngayon. Parang may mali talaga sa bahay na ito. Ayoko talagang tumira rito. Alam mo kung anong naisip ko? Ano? Bumunta ka na ba sa bodega? Hindi. Adult ka na ngayon. Bahay pa rin ito ni Marge. Kaya siya ang masusunod. Wala akong dahilan para pumunta doon. Well, alam mo kung ano? Siguro doon niya binaon ng lahat ng mga batang inampo niya. Kaya, maswerte ka. Well, may sekreto ang bahay na ito, panigurado. Parang may kung ano ang nagmamasid sa'yo. Simula noong bata ako, ganun pa rin hanggang ngayon. Kung gaano nakakatakot ang lugar nito, si Marge, mas natatakot ako sa kanya. Wad! Gavin? Gav? Ay, ano bang ginagawa mo? Ano yan? Isang maskara. Nakita ko po. Okay. Hindi mo to bahay kaya hindi pwedeng basta ka nalang makialam sa gamit ng iba. Okay lang, Gavin. Gusto mo bang isuot? Ayos. Well, maganda nga, Gavin, pero isole mo na yan kung saan mo kinuha. Alam mo, ako ang gumawa niya nung bata pa ako, Gavin. Paraan ko yan para magtago sa mundo. Isusuot ko lang yan, mawawala na ako. Balik mo na yan, Gav. Sa kanya na yan. Salamat, pero marami kami niyang tambak na pwede niyang paglaruan sa bahay. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magsuot. Okay. Kailangan mo lang kumain, anak. Kumain ka lang marami. Marge, nilak mo na naman yung pinto. Marge, buksan mo yung pinto. Marge! Marge!
March, buksan mo ang pinto, pakiusap. Marge! Hindi ko sinasadyang takutin ka. Madala akong groceries para kay Margo. Ako si Walter. Pamilyar ka sa akin, ha? Parang nakita na kita rito ilang taon ang nakakaraan. Oo, si Marge. Poster mom ko, magkano utang niya sa'yo? Okay lang, gawain ko yan. Walang problema. Marge, tigilan mo ang pag-lock ng pinto. Nasa labas ako, wala namang makakapasok. Narinig mo ba ako, Marge? Hi. Kumusta? Wala ka bang pasok? Well, meron. Pero nag-day off ako. Nasa mama ko si Gavin. Anong gagawin mo, Brian? Anong ibig mo sabihin? Meron ka bang tools dyan sa truck mo? Ayos na. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Hindi mo ba namimiss ang mom ni Gavin? Hindi ka ba nahihirapan na maging single parent? Sanay na. Ano kasi? Iniisip ko lang kung bakit hindi kaya ni mom. Hindi naman lahat ng may anak kayang maging magulang. Okay. Dadaan ako rito mamayang gabi. Susunduin kita. Bibili tayo ng pagkain at aalis tayo rito. Hindi, wag mamaya. Napaka-KJ mo pa rin at matigas ang ulo. Dalhin mo na lang rito. Sige ba? Okay. Thank you.
Marge, bakit? Ano nangyayari? Sige na, hindi kita kayang buhatin. Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na! Hindi makahinga si Marge! Okay lang naman ha. Okay. Anong problema, Katie? Pwede ba kitang tawagan bukas? Okay ka lang ba? Sige. Tawagan mo na lang ako bukas. Anong ginagawa mo, Katie? Teka, gaano mo na kataga ginagawa to? Pero, matagal na. Hindi ko na matandaan. Bakit mo ito ginagawa? Kumusta na siya? Teka, paano mo nakilala si Marge? Kwan, matagal na kami ni Margaret na magkaibigan. Hindi kita maalala. Alam mo kasi, umalis ako rito sandali. Pagkatapos, bumalik ako nung nakarang taon. Matapos mamatay ng asawa ko. Kami ni Margaret, close kami. Pero, kinain siya ng karamdaman niya at hindi na lumabas ng bahay. Bakit? Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Walang madudulot na mabuti ang bahay na yan. Hindi ako titira dyan. Lumayo ka hanggat maaari.
sinong narito. Alam ko may nakapasok rito. May nakapasok lang sigurong coyote. Hindi ganon. Hindi yun isang coyote. O siya, sige. Kung ano man yun, maswerte ka. Nag-day off ako. Oo nga. Alam mo, siguro nalaglag mo yung telepono mo. Hindi ko nalaglag yun. Meron talagang kung ano sa loob. Katie, ano ba? Hindi naman kita pinipilit maniwala, Brian. Bakit ka pa talaga bumalik dito? Ilang araw ko na rin yung tinatanong sa sarili ko. Wala ka bang dad duties na dapat mong gawin? Ang lumang maskara ba? Ano? Nagtatago ka. Pero ngayon hindi mo suot ang maskara mo. Salamat ka pala dumating ka. Alam mo, dapat sumubo ka ng iba. Hindi nakatutulong sa'yo ang pagtatago. Sige, pero hindi ko kailangan ng payo. Tulong o kahit ano. Okay, sigurado ka ba dyan? Basta naalala ko, gusto kong umalis sa apartment tapos pinalo niya ako mula sa likod. May tumamang kung ano sa batok ko. Ewan ko, pero nahimatay ako. Siguro nung bumagsak ako, yung coat ko sumabit sa railing o kung saan, mabuti na lang dahil naligtas ako noon na hindi mahulog sa hagdan. May babae akong kapitbahay ang nakakita sa akin at ginising ako. Wala akong malay ng mga ilang oras sa tingin ko. Gano'ng katagal nangyari to? Mga isang taon nang magsimula kami magsama. Gusto ko nang kumalas. Sigurado mapapatay niya ako. Sana nalaman mo na mas maaga. Alam ba niya kung nasaan ka? Hindi. Hindi niya na ako guguluhin kahit kailan. Sisiguraduhin ko yun. Tama.
Oo. Wala lang sekreto. Sige. Kailangan mo lumabas ng bahay. Kailangan mo lumabas ng bahay. Okay. Tingnan mo to. Merong farmer's market sa bayan. Mas makakabuti para sa yung lumabas ng bahay paminsan-minsan, lumanghap ng sariwang hangin. Kasalanan. Anong gagawin mo? Umupo na lang dyan? Kasalanan niya yun. Oo. Kasalanan niya yun. Okay, ilalabas na kita rito. Iligtas mong sarili mo. Kailangan mong umalis sa bahay na to ngayon din. Hindi po. Kailangan mo nang umalis dito ngayon. Kailangan mo nang umalis ngayon din. Hello? Katie? Sino to? Katie? Hello? Sino tong tumawag sa akin? Katie? Oo, sino to? Si Gavin. Gavin? Anong problema? Paano mo nakuha ang number ko? Nasaan ang dad mo? Katie? Gavin, ano ba yun? Anong problema? Gusto niya makita mo yun. Pupuntahan ka niya, Katie. Sigurado ako, siya yun, Brian. Imposible, kasama niya ang mama niya buong weekend. Sige, di bale na lang. Kalimutan mo na. Okay, tatawagan ko siya. Pero kailangan mo muna lumabas sa bahay na to. Nasisiraan ka na. Hindi, hindi ako ganun. Pues, wala akong pakialam kahit ano pa yun. Basta kailangan mo muna lumabas dito ngayon, okay? Kumusta, tol? Ano na? Ba't mo ako dinala rito? Uminom ka ng whiskey. Anong gusto mo? Ha? Yung mas matapang. Nagtanong sana muna ako bago ko ininom. Dahil nagulat ako.
Ginawa ko yan ng bata pa ako, Gavin. Paraan ko yan, bata. Magtago sa mundo. Isusuot ko lang yan. Mawawala. Anong sinasabi mo? Sinong narito? Yung babae. Narito siya kasama ko. Okay lang ba kayo dyan? Sandali lang, sigurado? Oo. Nandito siya kasama ko, maniwala ka! Alam ko kung ano nakita ko. Brian, hindi ako gumagawa ng kwento. Tara na. Katie. Umuwi ka na, Brian. Nakita mo ba siya? Anong sinabi mo? Marge, meron kang sinabi. Pumasok ka sa kwarto ko. Marge? Alam ko ikaw ang kumuha. Alam ko pumasok ka sa kwarto ko. Thank you.
May iniwan ako sa bag para sa'yo. Kailangan mo yung makita. Nung isang araw, meron kang sinabi sa akin. Pinayuhan mo ako nang umalis. Anong alam mo tungkol sa bahay nito? Kay Marge. Tingnan mo na lang yung bag. Para saan ito? Nakuha mo to sa mail? Ilang taon na siya. Sino si Abigail? Sino siya? Isa rin ba siya sa mga batang sinaktan mo noon? Marge, ano nangyari sa kanya? Ano nangyari? Marge, sagutin mo ako! Ano nangyari sa loob ng bodega? Nagbalik siya. Nakuha mo na ang gusto mo. Ngayon, iwan mo na ako. Ako ang sinisisi niya. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Sinisisi niya ako. Nung buisit na batang yun. Bakit hindi niya ako mapatawad? Humingi na ako ng tawad sa kanya. Bakit? Ano
Ano to? Pasensya na nakaraang gabi. Brian, bakit mo ito ginagawa? Gusto ko lang patunayan sa'yo na mali ka, yun lang. Ano mang nakita mo, kung ano man yun, lahat ng tao sa lugar na to alam ang kwento sa pamilyang yun. Brian, hindi mahalaga yun. Makinig ka muna, pakiusap. Naibang inampong bata si Marge. Bago ka, nawala siya sa tingin ko, naglaya siya. Meron ka bang alam tungkol dun? Tinanong ko ang dad ko kung alam niya. Sabi niya, bihira lang ang nakakilala sa batang yon. At nung naglaya siya, si Marge ang sinisisi sa pagkawala niya. At pasanin ni Marge yun hanggang ngayon. Ayokong tanungin to, pero ito kaya ang dahilan kaya kainampo ni Marge? Siguro ano, pakiramdam niya kasalanan niya kaya gusto niyang itama ang ginawa niya. Kailangan ko na umalis dito. Marge? 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 Alam kong ginawa mo. Kumusta? Kumusta ang weekend? Gav, may tatanong ako sa'yo. Teka, sandali lang. Kinakausap kita. Alam kong ginawa mo. Hindi siya naglayas. Nagpakamatay siya at wala kang ginawa. Tinago mo siya sa bodega na yon na parang isang basura. Gavin, tinawagan mo ba si Katie nito mga nakarang araw? Bakit mo ito tinago? Bakit hindi mo pinaalam sa mga pulis? Bakit natakot kang maubusan ka ng pera? Ano yun? Yung babae sa bodega, inutusan ako. Sige, bumalik ka na sa lola mo, okay? Babalik ako mamaya. Hindi ka na nila papayagang mag-ampon, hindi ba?
kapag nalaman nilang pinabayaan mong magpakamatay ang bata sa poder mo. Hindi ko akalain. Kasalanan kong lahat. Napakabata niya para maging ina. Bakit hindi ako? Bakit napaka-espesyal niya? Hindi yun patas. Dapat sa akin ang baby na yun. Bakit ayaw ng baby ang katawang ko? Bakit hindi ako? Oh, Diyos ko. Buntis si Abigail. Anong ginawa mo sa baby? Anong ginawa mo sa baby ni Abigail? Si Walter. Si Walter ano? Si Walter ano? Anong ginawa mo sa baby ni Abigail? Marge! Maling-mali ito. Maling-mali, dapat lang sa ito. Dapat lang sa'yo makulong sa buwisit na bahay na to. Ikaw rin. Dito kasamang nanay mong si Abigail. Meron kang anak. Kaya pabayaan mo na ako. Marge. Oh, my God.
Teka, anong problema? Nasaan siya? Sino ka ba? Nasaan siya? Sumagot ka! Teka, teka, makinig ka. Paalis na kami. Kailangan mong umalis dyan. O ano? Anong gagawin mo? Katie, bumaba ka sa truck. Okay. Anong kailangan mo? Katie! Ano bang kailangan mo sa aming dalawa, ha? Huwag kang magsalita! Huwag kang makialam! Teka. Teka, kailangan naming umalis. Pangako, pupunta ng mga pulis, okay? Mamaya na natin ayusin to. Nasaan na? Bumaba ka sa truck. Diyan ka lang sa loob. Bakit ka ba nakikialam? Wala kang alam dito. Hindi mo naiintindihan. Hindi, ikaw ang hindi makaintindi. Papuputukan kita diyan sa mukha mo! Nasaan ang pera? Wala sa akin, Roger. Kita mo? Nakita mo sinungaling siya. Doon magaling ang babaeng yan. Eh di kung wala sa'yo, sa tingin ko wala ng dahilan para makaalis kayong dalawa rito. Ha? Naroon sa loob. Sa loob. Katie, huwag! Huwag! Manahimik ka. Kunin mo. Please. Teka, kapag pumasok ka sa bahay na yun,
babariling ko siya. Kapag tumawag ka ng pulis, babariling ko siya. Kilos! Sandali lang, pabayaan mo na siya! Wag! 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 Visit! Visit! Kunin mo, bilis! Naroon sa loob. Hindi ako sigurado kung saan, pero sa tingin ko nilagay ko dito sa loob. Huwag mo na akong pinaglololoko. Sige. Nandito yon. Siya ba ang bagong boyfriend? Huwag mo siyang gagalawin. Parang ang layo niya sa'yo. Wala siyang kinalaman dito. Kapag may ginawa siyang masama, papatayin ko talaga siya. Pangako ko sa'yo yan. Nakakagulat, hindi mo man lang binawasan. Nakuha mo na ang gusto mo, kaya umalis ka na. Hindi ko alam, Katie. Papatayin ba kita? O sasama ka sa akin? Hindi ako sasama sa'yo kahit kailan. Talagang sinira mo lang ang lahat. Mabuti na lang di kita tinuruan, Bumaril. Teka, sandali. Teka, huwag mong gawin yan. Buntis ako, Roger. Ano? Teka, ano bang sinasabi mo dyan? Pambihira, huwag mong sabihing anak ko yan. Sinungaling ka? Ikaw, tinago mo siya sa akin. Ang sarili kong anak. Huwag mong hintayin kaladkarin kita mula sa bahay na to. Sinabi ko na sa'yo dati. Ayokong gawin to, kasama ka. Aalis tayo. Hindi ako aalis. Wala ni isa sa atin.
Wala ka na magagawa. Huli na ang lahat. Inangkin na siya ng bahay. Just what